Hi guys! I'm back! So, ako ulito si Giselle. Gaya nga ng pinangako ko ngayong araw ay magkukwento ako about sa naging karanasan ko ng mga nakaraang buwan dahil sa sakit ko na leukemia. So, sa mga hindi nakakakilala sa akin, alam ko naman marami kayo kasi hindi naman ako kilala talaga. So ako po ay si Giselle Rakem sa totoong buhay, pero mas kilala po ako ng mga friends ko bilang Jessie Barrios. Ako po ay dating OFW sa Singapore for almost 8 years sana, kaso dahil nga na-diagnose ako ng leukemia, 7 years lang. So ngayong araw na ito, kukwento ko ngayon sa inyo kung paano ako nagkasakit ng leukemia. Actually, wala naman talagang paano. Kung ano lang yung mga naranasan ko nung mga nakaraang buwan, yung naging treatment ko, at kung kamusta na ako ngayon. So, October 2017 po, sa Singapore General Hospital, na-diagnose ako ng acute myelogenous leukemia. Ano ba ang acute myelogenous leukemia? Ito po ay sakit sa dugo or tinatawag ding blood cancer or bone marrow cancer. So, ang nangyayari, yung white blood cells natin, nagpo-produce siya ng maraming white blood cells na wala namang kwenta. Disclaimer lang po, lahat po ng sasabihin ko dito is base po sa naging karanasan ko at sa mga binabasa ko. So kung may mali man po sa tingin nyo, kung doktor kayo, kung magaling kayo, paki-comment na lang po. Ha, paki-correct na lang po ako kung may mali man po. Huwag nyo na po akong i-bash kasi ito lang po ay base sa mga naging karanasan ko. So let's start. So ano nga ba ang acute myelogenous leukemia? So ang acute myelogenous leukemia, ito po ay sakit sa dugo. Cancer sa dugo at sa bone marrow na kung saan yung white blood cells po nagpo-produce siya ng maraming abnormal white blood cells. Yung mga abnormal white blood cells po na yun, wala pong kwenta yun. As in, parang patay lang siya na white blood cells, ganyan. Eh, ang white blood cells po kasi, yun po ang nagpo-fight ng infections sa katawan natin. So, yun yung parang lumalaban sa mga lagnat, sa mga ubo, para hindi kayo magkaroon. So, since yun po ang apektado sa amin, white blood cells, ang nangyayari po, wala kaming, nauubusan kami or wala kaming immune system. So madali po kaming dapuan ng mga sakit na pwedeng mag-evolve or mag-transform into more severe diseases. Ang leukemia po, may apat po yan na klase. So, yung akin po is acute myelogenous leukemia, and meron pa po, sumunod is acute lymphoblastic leukemia, and meron din pong chronic myelogenous leukemia and chronic lymphoblastic leukemia. Yung akin po is acute, ibig sabihin mabilis po yung pagkalat niya. Yung chronic naman po, mabagal-bagal. So dito po tayo kasi ito lang yung mas marami akong alam. Kung itatanong nyo po kung ano pong dahilan ng kung paano magkakaroon ng leukemia, mahirap pong sagutin yan kasi until now, hindi pa rin po alam kung bakit po ba talaga nagkakaroon ng leukemia ang mga tao. Maliban na lamang kung na-expose po siya sa nuclear plant, yung mga ganun-ganon, or matinding radiation, and na-expose din sa chemotherapy. Yan po yung mga ibang dahilan, yung talagang proven na dahilan ng mga leukemia, and yung chemical po na benzene, yung usually po yun sa mga pesticides, ganyan. So pag-expose po kayo sa mga yan, pati na rin po sa smoking, pwede po kayong magka-leukemia. Pero hindi po lahat, ha. Baka lang po isipin nyo pag na-expose kayo, ibig sabihin magkakaroon na kayo. Hindi po. Case-to-case basis pa rin po yan. And yun nga, gaya nga ng sinabi ko, hindi lang ito yung reason. Kasi ako, lahat yan, pwede kong sabihin, siguro nga meron akong mga bygone or nag-smoking. Pero hindi naman ibig sabihin lahat na kapag na-expose ka, magkakaroon ka. So, ayun nga yung until now, hindi pa rin alam kung ano yung talagang reason ng sakit na leukemia. Kung ano yung talagang dahilan. Ngayon, punta naman po tayo sa mga sintomas, kung ano yung mga naramdaman ko noon. So, bago po ako ma-diagnose ng leukemia, nakaranas po ako ng marami-raming sintomas. So, una po dyan is on and off fever. Halos every week po, starting August, tandang-tanda ko po yun, nagkakaubot sipon po ako or lagnat. Ubot-lagnat. Consistent po yan. Pansin ko pa nga po pag off day ko or mag-off day na ako, dun po ako nagkakasakit. Kasi nga, consistent siya every week. So, ayun, lagi po akong nagkakasakit noon. And then,
Nagkaroon din po ako ng night sweats. Grabe po yung night sweat ko sa gabi kapag minsan nagigising ako madaling araw kasi sobrang pawis na pala ako. Ayun po. By the way, on and off fever, kaya po kayo nagkaka-on and off fever kasi yun nga, mahina po kasi yung immune system nyo. Kaya prone kayo sa ubo at sipon or sa mga iba pang lagnat. Next is, ano nga yung sinabi ko? Night sweat. Yes, night sweat. Kaya daw po nagkaka-night sweat is kasi yung katawan mo, tinatry labanan yung mga white blood cells na dumadami sa katawan mo. Yun yung base sa kakaintindi ko. So, kaya nagpo-produce siya ng maraming init sa katawan. Kaya, pawis na pawis ka sa gabi. Sa gabi, kasi usually sa gabi siya nag-ano. Basta ganun. Then, pangatlo po, nagkaroon din po ako ng mga pasa and petechiae. Petechiae, hindi ko alam kung anong bigkas doon. Petechiae and mga bruises. Nagkaroon po ako ng maraming petechiae na at saka mga bruises sa katawan ko. Yung mga bruises po, hindi ko alam minsan kung ba't ako nagkakaroon. And nagiging pula po talaga siya. Hindi siya yung simpleng bruise lang na yung simpleng pasa lang. As in, nagiging pula siya, solid na pula. Ayun po, yun nangyayari sa akin. And then, meron din po akong case na na-infection ako ng pigsa. Nagkapigsa ako sa may bandang singit ko. Nagkaroon ako ng pigsa doon. Kasi ang ginawa ko, inahit ko yung buhok. May menstruation kasi ako. Pag may menstruation ako, nag-aahit ako ng buhok kasi ayoko ng mahaba buhok. Yun nga. So, inahit ko siya. The following day, may pigsa na ako. May matigas na bukol na doon. So, nung una, hindi ko alam kung ano siya. So, ang ginagawa ko, tinitiris-tiris ko. Parang pinapatay ko yung kung ano man yung nandun. So, yun pala, pigsa na siya. So, lalo pa siyang na-infection. So, ayun, nilagnat na naman ako as usual. And then, so, meron din ako naranasan na one time, nakahiga ako, bigla akong bumangon, and then sobrang sakit ng hip bone ko dito sa may kaliwa sa likod. As in, hindi ako makatayo ng straight, and ipit na ipit ako kasi hindi ko talaga, ewan ko kung ano yung nararamdaman ko, sobrang sakit niya sa may likod. So, ang ginawa ko, humiga ako, and then after mga ilang minuto, sobrang taas na ng lagnat ko. So, ayun, naranasan ko yun. Yung mga sumasakit yung mga buto-buto. Next is shortness of breath. So, simpleng bagay, ang bilis mong hingalin or mapagod din. And, alam mo yung tipong kumakain lang ako, sobrang hingal na hingal ako, hindi ko maubos yung pagkain ko. So, naranasan ko po yun. And, ang dahilan naman po doon, kaya nagkakaganon is kasi yung hemoglobin natin is bumababa. Sobrang baba na ng hemoglobin ko noong mga panahon yun siguro. So, hingal na ako. Mabilis akong maubusan ng oxygen. Kasi yung hemoglobin, yun nagdadala ng oxygen sa katawan natin. Kakurry siya. Kakurry. Basta yun. And then, isa pa is nawalan ako ng gana kumain. Weight loss. Drastically. As in drastic yung pagkaka-weight loss ko noon. Kasi, laging sinasabing, uy, antaba mo ah. Parang, uy, lumalaki ka. Nasanay ka ng ganun eh. Pero, after a while, biglang sinasabi nila, anong nangyari sa'yo? Wala ka ba makain? Ganun na yung mga sinasabi sa akin. Noong una, parang gusto ko siya, wow, ako yung pumapayat. Eh, yung mga friends ko yung nagda-diet, pero ako yung pumapayat. So, noong una, masaya pa ako. Parang, pero nung mga sumunod na araw na parang, teka, hindi na normal to ah. Parang, tsaka yun nga, wala kasi akong gana kumain. So, ultimo sa buong araw, tubig lang ako ng tubig. Kasi kahit anong ihanda mo sa harap ko, hindi ko siya makain, hindi ko siya maubos, ganun. So, sobrang nangayayat niya ako. So, yung sa akin kasi, yung leukemia ko, nag-start siya as myelodysplastic syndrome. It's like pre-leukemia stage siya. And then, nag-transform into acute myelogenous leukemia. Yung iba kasi, derecho AML. Yung sa akin, hindi. Nag-start ako ng MDS. So, yung MDS, pag nag-transform siya sa AML, high risk kasi yon. So, hindi maganda or mas mahirap mapatanggal sa katawan yung mga ganun. Sa Singapore, ang in-advise sa akin ng doktor ko doon is chemotherapy, high dosage, and then followed by bone marrow transplant agad. Pero since ang mahal-mahal ng bone marrow transplant, especially doon sa Singapore, and wala akong choice, kailangan ko umuwi ng Pinas kasi hindi covered lahat doon sa Singapore yung ng insurance yung paggamutan ko. So, kailangan ko ditong magpagamot. Ang balibalita dito nun, ang bone marrow transplant po ay 4 million pesos. Gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi totoo yun.
It could be true na merong gumagastos ng 4 million pero hindi po lahat. Hindi siya yung average talaga na gagastusin mo. Saka ako na i-discuss sa inyo kung magkano yung mga nagastos ko, kung ano yung mga nangyari sa akin yung bone marrow transplant ko. So, susunod na vlog ko na sasabihin sa inyo. So, 4 million para sa bone marrow transplant, which is now called stem cell transplant. So, hindi muna kami nag-proceed agad sa bone marrow transplant. Ang ginawang protocol sa amin ng doktor ko, una, induction chemo, then followed by consolidation chemo. Ang sabi niya sa akin, hindi ako pwede tumigil mag-consolidation chemo until mag-bone marrow transplant ako. Yun yung pinayo sa akin kasi nga high risk yun sa akin. So, ngayon, every chemo kasi gumagastos kami ng 300,000 or 200,000. Imagine, kung magkikimo ako na magkikimo, iintayin namin magkaroon kami ng 4 million, baka hindi namin mabuo yung 4 million. Kasi nga, kahakimo ko, lalabas kami ng 200, 300,000. So, ang naisip namin, nung natapos yung third chemo ko, second console, nag-decide na kami na magpa-bone marrow transplant. March 17, 2018, nangyari na nga yung hinihintay kong stem cell transplant. Nagganap yun sa St. Luke's Medical Center, Global City. Saka ako na idedetalye yung mga details kasi magandang i-discuss siya sa isang vlog lang kasi sobrang daming details nun. Naalala kong pang ilang araw ko na October. So, nagstay ako sa hospital for 1 month and ngayon is May 1, so siguro naka 3 weeks na ako sa labas and so far okay naman ako, naging okay naman yung mga CBC ko after and pero hindi ko pa masasabi na survivor na ako, cancer survivor kasi actually sa amin sa mga nagtransplant after 3 years pa doon mo pa masasabing survivor ka pero pwede mong masabi na cancer free ka. Although at this moment hindi ko pa masasabi kasi nandun pa ako sa stage ng 100 days post transplant. So doon pa lang kasi mag-grow yung mga bagong stem cells na nilagay sa akin. So, ayun nga guys, yun lang naman yung mga napagdaanan ko. Medyo konti lang yung dinetalye ko ngayon kasi ayoko magsalita ng pagkahaba-haba pero hindi nyo naman maintindihan, baka maantok lang kayo. So, I'd rather split na lang it to different vlog kasi baka yung iba gusto lang marinig yung transplant or yung iba gusto lang marinig is about sa chemotherapy or yung iba wala namang pakialam. So, maghihintay lang sila ng matagal for nothing. So, susunod ko na vlog naman siguro yung about na sa bone marrow transplant ko. Meron akong mga videos, meron din ako mga pictures. So, maganda na malaman nyo to kasi yung iba or actually, nahirapan akong maghanap ng details about stem cell transplant here in the Philippines kasi sobrang bihira or sobrang wala akong makitang vlog or blog na nagsasabi or nagkukwento about sa nangyari naranasan nila na stem cell transplant. So it's good na ma-share ko sa inyo kung ano man to. So guys, kung may mga katanungan kayo, leave lang kayo ng comment sa comment box section. And ayun lang. And sana mag-subscribe din kayo sa akin. Please, let's support each other naman. And ayun lang. And see you next time!